Ayun, meron din po tayo mga ayun, mga design po natin. Meron tayo mga aluminum cladding combination ayun, with nga, ceiling. Ito, no? Ayan, ayan naman. Parang wow. Oh. Bigyan muna natin. Oho. Taran! Ayan, nandito na tayo sa taas. So ito, ganun na naman ang flooring niya. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Nandito tayo ngayon sa Mexico, Pampanga. At ito pala, kung kayo po ay nagpapagawa ng bahay, nagpaplanong magpagawa ng bahay, o rest house, o resort, o something na related sa, yun nga, rest house mga ka-farmer, ay itong video ay para sa inyo dahil may pupunta, ito, may papasyalan tayo, ayan ha, bahay na actually rest house po ito, gawa sa PVC and PVC fluted panels, ceiling panels, etc. mga farmer. So ayun, itong pinagawa ng ating kaibigan ay video natin. Ang ganda nito, actually galing na ako sa loob. At magkakaroon po kayo ng idea. Actually hindi niyo naman po kailangan kopyahin po lahat at gawing ganito, ano. Pero yung mga accent ba ng bahay ay magkakaroon po kayo ng idea kung ano yung pwedeng ilagay. So ayan po, ito po ay parang showroom na rin at the same time ay rest house. Ayan, pasyalan natin mga ka-farmer. Nandito si ang ating kaibigan. Ayan, si Rodel Bundalyan. Ayan, ating kaibigan. Ayan ang pinagawa niya. Wow. So ito pong rest house na ito is parang old and new, modern. Pinagsama, oh, modern and old style. Ayan, oh, tingnan niyo naman, may kapis pa yan. Pero ito po, makikita niyo, balot na balot. So hindi naman ibig sabihin gawin niyo yung ganyan. Kumbaga, kung kayo po ay magpapagawa ng bahay, may idea po, pwede ko palang gawin ng ganyan yung ng hagdanan. So may pang-outdoor po siya. Ano kasi ang tawag dito, brother? Fluted panel po. Ayun, fluted. WPC. Hindi ko mabigkas kanina eh. WPC fluted panel. Yan, mamaya siya po ang may pang-flooring din. Ayan, ang kinaganda nito, heavy duty. No? Makapal na po yan. Tapos kung kayo naman ay magbabakod, nandito. Ayan. Oh. Actually, meron tayong ganyan sa bahay. Ito, yung bagong design na pwede natin design. Oo nga. Sa gate. Oo. Elegante po siya. Mm-hmm. Tapos ito, binalot nyo lang. Body concrete po siya. Tapos binalot po natin ng WPC concrete. Tapos marami pang design nito, di ba? Meron pang parang may wood grain, ano? May wood na ano siya. Magkakaiba po. Oo. Tapos meron ka ba magkakaiba po yung kulay nito. Meron ba tayo nandito? Meron ba tayo? Mga sample, wala po yun. Nasa... Actually, meron naman po siyang RM Bundalyan. Meron po siyang store. Sa showroom. Sa showroom po. Ayan. Maganda kasi yun eh. Tapos ayan, no? Tingnan nyo naman. Panghagdanan, meron din. Ang galing, ha? Meron po tayo ano, tubular. Ayun, ito. WPC din po. Pang-outdoor. Yeah. Ito ba, pwedeng pang brace, hindi na? Pang ilalim? Ay, hindi po. Ang ano na po. Parang trellis type na... Oo nga, no? Kung baka may lumabas pa na naka-wood grain na ganyan. Oo. Huwag dating ng panahon, ano? In the future po. Oo. Kasi kami nag-ano pa kami eh, yung nagtininturahan pa namin yung tubular, pero ito, ang ganda. Tibay. Saka makakapal po kaya, kaya pang-outdoor talaga siya. Any season, season po. Ayan o. Ano, saan tayo? Sa loob na? O, sa loob muna, ayan. Sa loob. Outdoor muna. Outdoor, ayan, dito tayo. Sa taas po, napakaganda, magugulat kayo. Itong pang ano natin, sir, yung pang-outdoor na... Pero usually po, ginagamit ito sa mga gilid ng mga swimming pool. Kasi hindi siya madulas. Oo po, anti-slip siya. Tapos, pool decking na WPC.
Ang dinesign po yan, bali, ayan po, naka-concrete po to, naka-concrete siya. And then, lalagyan po siya ng pinaka-joist o yung pamakuan. Kaya po meron po siyang spacing para dito numunusod po yung tubig. Para hindi po nag-i-stack. So ito, ano pala to? Maganda to sa mga swimming pool. Ano? Opo, pang swimming pool. Katulad so, kahit basa siya tol, hindi madulas, ano? Hindi madulas basa. Ay, hindi po. Ano yan? Maganda. O, hindi na lang na po lulumat kasi hindi na po nag-stack yung tubig. Oo. Tsaka kahit maarawan, hindi lulutong. Hindi po, hindi siya. Pang-outdoor po talaga. Galing. Tapos, kunyari, pwede ba siyang pang-flooring? Hindi. Pwede, pwede po. Gano'ng ang spacing tol? Na kunyari, pagka sa ano po, ito yung spacing niya. Yun po, meron po siyang ano yan, meron din siyang so kailangan mayroong pa din siyang pamakuan, no? Tapos meron po siyang sariling space siya. Doon siya ini-screw po. Meron nagsabi sa amin, meron daw na PVC board. Wala ka nun ano? Wall board. Oo, yung board na pwedeng apakan. Parang plyboard na ano. Wala pa ho yun. Pero tayo, meron po tayo yung wall board mismo. Ay, yung pang wall naman. Yung decoration na parang okay. Granite siya. Ganun, meron po tayo dito. Tapos, ayun, meron din po tayo mga, ayun, mga design po natin. Meron tayo mga aluminum cladding. Combination ayun, with ceiling. Ito, ayan o. Yes po. Dito naman po nakikita natin dito, ginamit natin pinaka-highlight yung fluted, yung ano, WPC fluted pang indoor. Tapos meron po din tayo mga, yung sa kabilang side naman po, makikita ito yung stripe na ano, ito yung WPC na fluted. Tapos yung isa naman po, wallboard na naman po tawag doon. Wall panel o wallboard. Kasi meron siya parang, yun yung ano mo yung sinaunang... Diba yung kahoy, yung mga bikat, ganyan. Oo. Diba yung ginagamit natin. Parang ganun din siya, parang sinauna siya. So, parang TNG, kumbaga TNG. Ang ginaganda po nito, pag binisita nyo yung kanyang showroom, napakaraming design. Oo. Mamimili kayo, iba-ibang kulay, iba-ibang design. Dito po, magkakaroon tayo ng ano, idea. Kung paano gagamitin. O, saan po siya gagamitin. Ano ba yung dapat na gamitin kasi yung iba kasi pero kaya sinabi kasi WPC hindi kasi na-aware na sinasabi na meron siyang pang indoor tsaka outdoor. Yung sa kasi ginagamit yung pang indoor na panlabas tapos magre-reklamo pero yung pang outdoor gamitin mo sa panloob pwede mas maganda yung mas matibay magastos nga lang ng konti medyo expenses po siya konti. Tapos meron po din tayo sa... Pero ito tol, tingnan mo, okay lang naman yan na ganyan, ano? Kahit medyo nasa labas, ano? Kasi okay pang indoor siya, di ba? Itong... Indoor naman po, tago naman po sa araw. Oo, ayun. Pero kahit medyo nahamugan, medyo may, di ba? Siyempre, hindi maiwasan na pag okay umuulan, may ano ng konti. Huwag lang po yung, ano, yung direct sunlight. Ah, yun ang kalaban. Oo. Yung direct sunlight po, tapos na, talagang kahit ano pong klaseng materyales, magkakaroon siya ng konting... Ano po? Oh, maglulutong ano, katagalan. Ganda, ha? Discoloration po. Meron pong... Tapos yun, yung ginamit natin pinaka-ips niya or sa gutter, flushing, binalutan natin siya ng ano, ng... ACP, aluminum cladding. Yan, ha? Tapos yung pong pang-ips niya, ginamitan natin ng PVC panel. So itong aluminum composite na to, tol, nag-i-install din kayo, di ba? Yes, dahil po yan na nakikita nyo, pwede rin po kami mag-install. Or materials din lang ang gusto nyong kunin, pwede po, rin. Okay, pwede rin po. Basta hindi lang po puno yung schedule, baka mamaya. Sabi natin na nag-i-install tayo, tapos hindi natin ano. Magmamadali sila, di ba? Schedule talaga. Ano tayo. By schedule po. Yan ha. Ganda ha. So ito outdoor pa lang po tayo. Wala pa tayo sa loob ng bahay. Ayan. Ganda ha. Ayan. Naroon na kayo ng idea. Yung iba naman ang ginagawa,
pang accent lang, di ba? Kung may part na ganito, di ba? Pwede rin naman po. Parang accent lang po. Kasi yan, sir, positive po kasi yan eh. Mm-hmm. So, para magmukha lang siya ng ano, as in talagang direct dumirecto yung poste. Kasi kalahati nito, concrete, kalahati nito, bakal. Ah, bakal na. Oo, tapos, ginawa ko siya, ano to, parang mag-isang one corner na siya, parang talagang post, ano talaga, magmumukha siya post. Galing, galing. Ano, yun, pasok na tayo? Ito sir, yung... Halimba. Ay, oo, ito muna, ayan, ayan. Ito naman po yung mga pang-fencing natin. Mm-hmm. Ito naman po, optional lang po. Ito kasi, ginamit ko dito, is aluminum. Mm-hmm. Pero which is available sa store nyo yan? Oh, available din po. Pero kung medyo namamahanan kayo, pwede rin po yung bakad. No, welder, kaya na. Welder, kaya Yan. Gaya po ng ginawa namin sa bahay, ako naman, nagpa-stainless naman ako. So, inaano na lang. Pero ito, sir, kung ayon sa manual sa hindi, itong fencing namin nito kasama na yung finish, almost 1 week lang siya nagawa. Ang galing. Dahil ano na siya, madali na siya. Bilis kabeto. I-screw mo na siya. Ay, inaano na lang yan. Screw na siya. Tsaka matibay. Hindi siya yung ano, makapal, ano? Oh, makapal po yung aluminum na yan. Makapal. Hindi yung ordinary ng aluminum, ha? Baka mamaya. Hindi. Ano yan, talagang... Ginawa para dyan. 2 mm na yung kapal niya. Ayun pala. Tapos po, dito naman tayo sa indoor. Indoor na tayo. Ayan. Indoor, medyo... Ayan! Tingnan nyo naman. Parang, wow. Bigyan muna natin dahil... Ayan naman po. Umpisa tayo sa pinaka-flooring natin. Uh-huh. Ang ginamit natin dito yung SPC flooring. Kala ko tayo ito, brother! Hindi po, SPC flooring. Ito yung bago natin sa mga pag-flooring. Hindi na siya, ano, basta level na po yung flooring nyo, pwede na natin patong to. Kasi yung HDF kasi isa, namamaga yun eh. Hindi siya pwede sa basa. Ito po, kahit mabasa, okay lang siya. Akala ko parang matayos nung mula eh. Napiki ako dun ha. Galing ha. So paano ang pagkabit nito? Ganun din? Parang ano po, meron siyang locking system. May box siya. Naka-floating niya. Floating lang po siya. Wala na yung pandikit. Wala siya ng naka-float lang. Galing ha? Yan. SPC naman po yan. Ito naman po yung wallboard. Kala ko tiles na naman. Picking na naman ako. Wallboard yan. Ang pagkabit naman nito, ayun, ang sukat po nito is 5 mm and then 4x8 feet. Parang ano din, plywood, parang plywood din. Ano? Oo. Yung laki niya. Tapos meron din tayo mga, ayun, mga floated. Ayan, ito po. Ito. Yan, floated indoor naman to. Magaan sa mata, no? Ang ganda ng kulay. Parang presko. Presko. Tapos ito naman po ginamit natin sa ceiling. Parang... pinalitaw natin yung mga tube na yung ginamit nating pang rafter sa second floor and then yung PVC panel na tri panel na white gray. Ayan oh, yun na niya. Ito nga, tingnan nyo. Kala ko. Napeke ako dun ah. Dito naman, combination naman po siya ng wallboard, tsaka... Kala ko nga, tiles brother eh. Oo. Yan po yung mga bagong uso ngayon ng pag-accent. Hindi mabilis ikabit. Mabilisan din po. Ito nga, mabilis lang. Carpentero, kung marunong talagang mag-analyze, ang bilis lang magkabit talaga. Mabilis lang yun ang mag-install. Install lang. Yun. Ganun din po siya. Ayan, oh. Ganda. Sa bar counter, ayan. Ganda ng akasya, oh. May kwarto. Bisitahin natin yung kwarto. Ayan. Wow. Ganun din.
Ayan lang. Ay, yun o. So ito, ito na yung ano? Yung wallboard lang po yan. Wallboard ano? Oo. So, mas makakatipid sila kung ganito ang gagamitin din. Parang, ano ba? Ano, ano mo? Ano, same nun din po kasi medyo expenses din ng konti. Medyo mahal din to. Oo. Ito siguro nasa 6,000. Isang board. Pero yung pagkakabit, mas mabilis. Mas mabilis siya. Kasi sa bonus yan. Mm-hmm. Mas mabilis yan. Ibang design naman tong ano niya. Ganda. May paro-paro pa. Mariposa. Mariposa. Oh. Ayos ha. Ito tiles na talaga. Ayan, tiles po yan. Hindi namin may. Ang kala ko. Ayan. Ingat tayo. Sa taas tayo? O ano? Taas. Okay. Pwede rin? O oh, dito na. Sige, oh. Sige. Exit pa. Ayan. Side view. Oh, ayan yung ano yung side. Sinasabi kong wall panel na parang sinauna siya. Oo nga no. Combination with PVC panel. And then yung pinaka ginahan natin yung pang pinaka dim niyan yung AC pa rin. Aluminum cladding. Ganda. Yeah. Ang kulay niyan is Nara. Mm. Tri panel. So napakarami pong design na makikita. Yan yung ito poste talaga ito ano? Ah, yun nga din po. Cemento. Ang kalahati nito is post na concrete. And then, dinugtuhan ko sa may taas na bakal. Bakal na. Bagay, magaan na lang sa taas okay, eh, no? Ayan. Kinaganda pa doon, magaan talaga yung flooring mo. Hindi, kasi kung buhos yun, mabigat din. Oo, medyo. Magastos na, tsaka mabigat din. Ayan. Ito po yung hagdanan nila. Ganda. Ito, maganda dito. Ay, lalo na kung ano, anti-dulas talaga, no? Oo, hindi siya madulas. Kahit mabasa na yan, kahit paano, hindi siya delikado. Kasi pag tiles, mahirap eh. Pag tiwalaan. Ito, pagbasa, mas makapit pa ata ito pagbasa eh. Oo, mas maano naman siya. Oo. Ayan, o. Tingnan niyo, ito, pakita natin tong side. Ayan, o. Ayan, o. Ganda. Ayan. Tapos ito pero... Ito, hindi mo na kailangan magkulay pa ng ano, ano. Hindi, may ano yan, natural ano no. Na siya. Ito po siya. Oo, oh, ayan o. Oh. Makapal siya. Kasi kung magtutubular ka na bakal, matagalang himasan yan. Pukulalan mo pa, di ba? Kailangan mo pa ng artist na ano, ito. Okay na. May mga design din. Oh, may mga iba-ibang color din po yan. Iba-ibang kulay din. Taran! Ayan, nandito na tayo sa taas. So ito, ganun na naman ang flooring niya. Oo. Yun nga po, tulad yung sinabi ko kanina, yung pang outdoor, gamitin mo siya sa indoor, syempre, mas matibay siya nun. Kaya ito, ginamit ko sa pang indoor. Ibig sabihin, matibay na siya. Instead na bibili po si tayo mga kahoy, halos makakatulong pa tayo sa ano. Oo nga. Iwas putol. Iwas putol. Pero ito na intriga ako ha, palochina daw ito ha. Yan, mga paleta yan. Ito palochina talaga ito brother? Yes po. Paleta no? Oo, mga paleta. Kaya ba lang, side na lang, side bet. Kaya nang biyanan ko ito. Oo. Magandang design ha. Botik sunog-sunog lang yan. Hindi, yung ano, yung pagkaka... gawa. Ah. Ganda eh. Ayan. Saksama yun. Yan, back to the ball game. Ayan oh, may kwarto pa po sa loob diyan. Ayan oh, ang galing, di ba? Yan naman po yung ano, yung hindi mo talaga tutukan yan, yung mahalata yung door. Oo. Visible siya.
Tapos, ito. Ayan naman po yung pang-indoor natin tube. Kung meron tayo kanina, di ba? Kanina meron tayong outdoor na tube. Ito naman, pang-indoor naman to. Ito, ano na to? Ganito na to, assist na. Assist na ang to. Ang ganda, yan. Brother. Good design. Oo, ano? Pag-accent. Di medyo lang ano siya, medyo lang sizes siya. May 2x4. Ilang design mo nito? Ilang ang ganda? Madami siya. May kung nauna ko itong nakita nung nagpagawa ko, bumili na lang ako. Ang tagal na lang pagka. Hindi, tsaka mas pulido siyempre. Oo, siyempre yung machine na kasi yan eh. Tsaka design lang naman yun eh. Mm, diba? Pag-accent. Ganda. Ang tapos ito yung combination natin ng PVC panel din po, siyempre product natin yan. Oo. Tri-panel and then nagkano tayo ng mga ilaw na may yung rattan. Ayan, sa online na yan. Ang ganda. At ito ang sinasabing modern man, luma pa rin. Makakapis. Ayan o, oh, karoon kayo ng idea. Just for ano lang naman, i-sideline natin. Side bet natin to. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda ng combination niya. Oh. Ito tol, purong kahoy na to, no? Oo, oh, kahoy po yan. Kahoy na. Lumang kahoy na to, mga sinangunan. Oo. Oh. Yung talaga pinalagay ko, ang galing, mga no? Kahoy. Ang ganda. Bilya Quintana. Teka, oh, ganda. Kapis. Galing. So yan, itong nakikita niya po na to, yung mga designs niya, ay yung mga design ng mga ginamit niya. Ay katiting pa lang yung mga kumbaga iba-ibang design ano, iba-ibang kulay. Napakarami, napakarami po pag napunta kayo sa kanyang showroom sa saan ba 'yon, brother? Sa may Mexico. Mga kahit i-sort lang yung ano, RM Bundalian. RM Bundalian. Sa may barangay Lagundi, Mexico, Pampanga. Mm-mm. Nasa highway lang 'yon. O tabing highway lang po. Halos kalalag kung galing po kayo ng bandang Arayat, Mexico, papuntang San Fernando, bago mag Ningnangan. Oo, Bago mag sa kaliwa. Di ba? Oo. Pero kung galing naman kayo, paglagpas nyo ng Ningnangan, pagtawid nyo ng tulay sa bandang kanan, naandoon na. RM Bundalian. Ganda, sa brother. Sa mga PVC po natin yan, magkakaiba po yung mga sizes nyan. Mm-hmm. Meron po tayo mga 7 inches, 8 inches, 10 inches. Tapos po yung haba niya para-paras ng 2.97 meters to be exact. Almost 3 meters pala yan. Almost 3 meters. Tapos yung mga ganito natin, pang-outdoor natin na pan-full legging, mayroon po tayong available na apat na kulay. Yung redwood, dark brown, brown, tapos yung oak. Tapos yung mga PVC panel naman po tayo, hanggang 15 colors pong available. Dami pala. Oo. Tapos kung magtatanong kayo ng prices, siya naman po, the more, mas mapapababa pa ang presyo. Yes. Sa mga supplier, pwede rin ano. Oh, sa mga ano natin. Oh, mga, kasi direct po ito. Direct po siya. Na mag, ano, open dealer po tayo. Lalo na mga calling sa mga engineer dyan, mga contractor din, ano, yes, brother? Yes, mga contractor. Oo. Kasi, may mga special discount. Oo. Kasi siya, direkta po siya, kaya mas may bibigay kundi na po. Kundi po kasi naitatanong, ngayon po kasi, ang dami na po kasi, lalo sa mga online, kung saan-saan na po. Tapos po, pagka nakabenta po tayo, nakamura po tayo, hindi naman tayo aware sa quality. Hindi katulad po sa atin, as in talagang almost 6 years na po tayo naging ano, pero yung experience ko po almost 25 years na. Dati ako pong naging promoter, kaya ganito na po talaga yung trabaho. Trabaho ko. O, sa 25 years na po na yon, as in ganito na po yung mga dating mga customer ko, sila pa rin. Ibig sabihin talagang as in good talaga yung mga item. Tsaka kung natatanong niyo po, hindi pare-parehas talaga yung quality. Ay, hindi. Oo. Meron po yung pagkaiba yan. Kung mapapansin natin yung pinakamura,
yung mga PVC, for example po, may mga ano yan eh, may category po. Kasi hindi naman po nila ibebenta yung ikalulugi nila. Yun lang po yung pinaka-isipin natin. Wala po hong nag-business na poorong. Ibig sabihin po, ang ibig sabihin lang po yun, wala pong nag-business na hindi kumikita. Ibig sabihin, pagka binenta nilang mura, as in talagang mura, low class yun. Pagka binenta lang po medyo mahal, hindi naman sabihin na mahal siya, kikilatisin mo rin. Tulad sa RM Bundan yan po, siyempre, kami po talagang pabalik-balik na lang po yung mga customer natin. Sila na lang po nagpo-prop kung ano po talaga yung mga item natin. Siyempre, hindi naman po tayo babalikan kung hindi di quality mga item natin. Kaya ngayon po, medyo ingat-ingat din po sa ano, pagbili. Mas maganda po talaga, puntahan ninyo. Oo. Kasi actually, mayroon din akong binilan sa kanya tsaka sa una kong binilan. Laki ng diferensya talaga. Mas mahal pa yun ako. Lumulundo talaga. Yung sa kanya, may meron pa po siyang video, binend niya eh. Nerol niya, hindi ganun po na biyak. Yung pangkisam eh. At yung pangkisam eh, may in love kayo sa dami ng design niya. Maganda naman talaga. Pwede po natin silang i-briefing kung paano yung pag-i-install, proper installation, hindi po yung basta-basta na nang i-install. Para anis tatagal po talaga yung item natin. Tapos ngayon, saan nakakarating pala? Pwede bang ipa-ship? Pwede ano? Para kahit medyo malayo to. Kunyari, bandang Batangas, di ba? Bandang ano? Okay. Pwede ngayon ba? Ngayon po, online transportation po tayo eh. Kahit naman po sa ibang lugar, kahit tatayo pa sa dagat. Pero naman po kasi tayo sa mga cargo, sa mga ano. Tapos sa kinaganda nga nito, yung mga suki niya na kumuha dito tapos nasa Baguio. Ang ginagawa daw ay tiwala na lang, tol, padala mo ako ng ganito, ganyan ganyan. True Transportify na lang, ano? Meron po tayong mga taga Davao. Makakarating naman po. Siyempre, yung shipment noon, siyempre sahod niya. Mas maganda, mas marami ang bilhin niya, mas makakamura kayo sa shipping talaga. Ayan. Madali na lang po ngayon, hindi ka tulad dati, medyo pahirapan. Ngayon po madali na lang po sa Teka lang, may iba tayo. Standard ito, hindi na. Medyo maliit, no? Medyo maliit siya. Sabi ko lang. Parang ano lang. Libangan. Libangan. ayan, ha? Kita nyo naman. Napakaganda. Ayun nga pala. Alin pa? Sa invisible door natin. Yung invisible door pala. Sorry, yan. Teka, palit lang tayo ng battery. Invisible door. Ayan, oh. Invisible door, mga farmer. Ayan, buksan natin. Ayan na. Okay. Ito po yung... Wow! Taas naman. Oh, brother. Ang ganda ng pagkakadesign mo, ha? Ano lang po sa mga pasintabi sa mga architect, no? Ang mga kaibigan natin. Ayan. Ito. Tingnan nyo yung headboard. Ganda. Ito ay salamin. Yung salamin. Makikita mo siya doon. Kasi pagka nasa may tao sa labas, pag hindi ko nilagyan ng salamin yan. Pero hindi ka nakikita. Hindi ka nakikita. Ayun. Ang ganda. Ayan, oh. Tapos ayan dito. Wow. Ito po yung view. Maisan. Probinsya, Maisan. Ganda. Magkano iscrew mo dito? Ito, nasa 16K. Mahal din pala. May nagbigay din sa akin ito. Kaya lang pang photoshoot lang talaga ito eh. Pang ano lang ba? Instagram. Yun nga, di ba? Instagram mo. Pang ano na. Pero ang ganda. Tapos itong flooring mo, ganyan ulit. Dapat yung PC din siya. Galing ha. Floating din. Ganda ng pagkakapili mo ng kulay to. Maano sa mata, preskong-presko. Para di siya mo masigip. Pero doon sa labas, pag sinip mo, parang maliit siya na.
Pag tsaka yung ang ganda ng idea ng kapis mo na yan. Pagdating dito parang luma, ano? Parang tingnan niyo naman, no. Makaluma. Oo. Ganda. Ganda kasi hindi tiles, kung mahulog yung bola, walang problema. Oh, basag 'yan. Oo, oh, kung tiles 'yan, basag na. Tsaka hindi ko inalagay. Ganda, ganda. Ayos. Ayan ah. Sa mga magpapagawa po ng bahay, kung mayroon mang ipapagawa, renovation, at least mayroon na po kayong idea. Malapit lang kayo dito sa Pampanga. O even pala malayo, pwede naman eh. Kung marami-rami po ang kailangan. Ayun, oh. Actually, may mga kaibigan tayo Laguna, mayroon pang oh, mandami na rin sayo, po no? Nagdidira sa ano, sa may bandang north. Mm-hmm. Mandami na rin po. Banda. One last look. Pero nagdala talaga ang lupit ng kapis. Ganda, maganda. Wow. Galing. Ayan. Okay, ha? Uh-huh. So, ayan. One last. Meron po, ang tindahan niya po ay nasa Mexico, Lagundi, mga ka-farmer. RM Bundalyan ang kanilang Facebook page. RM Bundalyan. Andiyan naman po, ilalagay natin sa screen, no? So, yun na lang po ang i-search ninyo. And then, i-google ninyo. Or, mag-message po kayo. Ang tiwala po kayo sa kanya. Pagka, nag-ano ba, tol? Nag-order sa'yo. Kahit true, kunyari, ayoko nang pumunta dyan. Tiwala naman ako, eh. Online. Oo, pwede ba akong pumili? Anong kulay? Yes po. I-entertain naman yun, ano? Ayun naman pala. So, napakadali pala. Napakadali. Alas ganun na po yung ginagawa namin ngayon. Oh, tiwala na talaga. Through online po. Oh, galing, galing. So, ayan. Oh. Oh, bisend na kayo ng mga picture. Meron po kami natin nakaraan. Sa ibang bansa pa eh. Oh. Tapos papadeliver na lang sa kanila. Galing, ano? Oh. Kasi actually, yung mga nasa ibang bansa, kasi kunyari, napapagawa ng bahay. Parang gusto rin nilang makaparte. Oh. Ng pagpapagawa ng bahay. Nagse-search din yan eh. Opo. Diba? Ito. Kasi yung pong mga, ang dami na lang ano, nak sa abroad. Oo. Tapos ang ginagawa nila, i-online na lang po yung payment. Bayad, tapos kami naman po, shipment na. I-ship na lang po namin sa, ano nila, sa site nila. Ayun pala. Ayun. Ayos. So ayan ha, RM Bundalyan. Mga ka-farmer, ang kanyang Facebook page. Ayos. So, wala na. Ayos na. Thank you po, ka-farmers. Ayan. Thank you din. Ayan, mga pagkakatiwalaan po yan, mga ka-farmer. Sagot ko, paglino ko kayo nito. Malayong-malayo po ayan, yun. Ayan. Okay po ito, maayos pong kausap at pagkakatiwalaan. Dahil sa kanya din ako kanya kumuha eh. Di ba? Yung nagpagawa po ako ng bahay, sa kanya din ako kumuha. Itiwala lang po yung pinangahawakan natin. Ayan, brother. Ayan. Salamat din. So, ayan ha. Kayo na po ang bahala. Sa mga naghahanap po ng... Ayan, mga gagamitin sa bahay, mga pang-modern design na PVC. Kaya yung gustong magpa-install. Oh, magpa-install basta, pala. Ano lang po, basta. Ito, magaling po. Ito, masasabi ko, may re-recommend ko po yung gumawa ng aluminum composite namin doon na sa bahay, doon sa roof deck. Napakagaling nila. Maganda yung gawa. Pulidong-pulido, mga farmer. Ayos na. Ayan. Thank you. Thank you po. Ingat po sa lahat. O yan mga ka-farmer, endingan na natin. So ayan, nasa ano, Mexico po ang kanilang tindahan. Pero ayun nga, nagpapaship po sila. At nag-ano din po ng Transportify. Ayan. Bisitan nyo na lang kanilang Facebook page. At ayan, mabilis naman kausap po si brother. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay!